Alam niyo ba na kung ano ang basehan ng kagandahan sa noong sinaunang panahon? Alamin natin yan sa Pinoy Health and Wellness Report ni Vien Dacles. Paano ba nagsimula yung bang maganda, gwapo? Paano ba nagsimula yung standards ayan, sa pag-check kung gaano nga ba kaganda ang isang individual? Well, actually, palaging ano yan is beauty is in the eye of the beholder. Of course. No? Ano yung tingin mo sa isang tao, yun ang perception mo na maganda. Mm-hmm. No? But yung beauty started in our ancient times na iba-iba eh, kada kultura. Correct. No? Sa ibang kultura, like yung sinasabing scarification, yung paglalagay ng mga scars, yung mga peklat, no? Na may mga design. Sa mga tribo ito, Doc, ano? Yes, sa mga tribo, na mas marami kang peklat sa katawan, na design na peklat, mas maganda ka. Correct. Totoo yan. Totoo, yes. At saka, syempre, yung estado ng buhay, doon din chinecheck. Doon din tinitignan. Mas marami kang tattoo, mas marami kang scar, mas mataas ang estado. Correct. Baga yung pinakahepe, parang ganon, mas marami kang nakalagay sa katawan mo, mas maganda ang tingin sa iyo ng tao. No? At iba yung Doc sa panahon ngayon dahil pag may scar ka, minsan nakakapangit. Pangit tignan. Yes, tama. Doon pumapasok yung aesthetic na patatanggalan ng peklat o kaya man tatakpan. Para hindi mapansin. Papalaser. Oo, no? Papalaser. Pero before, maganda yon. Yon, maganda pala. So, yes. Mas marami kang scar, so dapat lagi ka pala nagpapatisod. Para magkaroon ka ng maraming sugat at maggumanda ka ng mga panahon na yon. Yes, yes. Those were back in the days pa. Back in the days. Ancient times pa ito. Noon, ang isa pa rin maganda eh, sa paningin ng tao is yung paglalagay ng tattoo. Ayan. No? Oo, correct. Actually, yung tattoo hindi lang ngayon nauso yan. Mm-hmm. Noon pa. Way back pa ito. Yes. Yung mga chieftain, yung mga boss ng kada tribe, mas marami silang tattoo. Correct. Mas maganda. Mm-mm. Mas mataas ang katungkulan, kumbaga. No? At dito sa Pilipinas, Doc, di ba, isa sa sabihin natin, tinatawag na pinakamatanda na nagtatattoo sa atin. Yes. Traditionally, yung tinatawag na batok. Ayan, yung mga babatok. Yes. Si Wong Ud. Si Wong Ud, yes. Isa yan. Talaga pinipilahan siya dun sa kanyang lugar at pinupuntahan talaga siya para lang magpatato kahit napakaliit na portion natin. Yeah, tingnan mo, ilang taon na si Wong Ud? 100? 100 plus, yes, I believe. So, ibig sabihin, noon pa, uso na yung gano'n, yung pagtatato, di ba? At ito, Doc, parang scar din yan. The more, parang scar din, yes. Oo, mas marami kang tattoo, mas maganda. Para updated ka sa mga haganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at i-ring ang bell para araw-araw updated ka.